Yo, what's up sa inyo mga kapintor? Sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang dapat i-primer sa bakal. So kung interesado ka sa video ito, panoorin mo lang itong video ito hanggang matapos. So pagkatapos natin i-script yung bakal, pupunasan na natin siya ng degreaser para walang langis na matira, no? So, pagka dinoble natin ng wash primer, binugan natin ng wash primer, mawawala na yung mga langis-langis para smooth lang ang lahat. So, matapos nating punasan ng degreaser, kailangan bugahan na natin ng wash primer. Ang purpose ng wash primer, magbibigay ng magandang kapit sa bakal para sa mga susunod na layer. So, kailangan sa pagbuga ng wash primer, hindi kailangan ng makapal na layer. Kailangan manipis lang, ibig sabihin labas bakal siya. Pangalawang layer, dodoblihan natin siya ng Ansal Anti-Corrosion. Ang Ansal Anti-Corrosion ay magbibigay ng protekta doon sa mismong bakal para hindi ito kalawangin. So mga kapintor, habang nagbubuga ko ng Anti-Corrosion, sana ihayaan nyo po muna akong sagutin ang inyong katanungan, no? Na medyo dumami-dami na yung mga comment dyan sa ilalim at minsan hindi ko naayos ng sagot. So sana masagot ko ng maayos. So, umpisahan na natin. Sabi ni Roy Giroy, request naman po sir, paano magtimpla ng chrome? Sir Roy Giroy, hindi po kami nagtitimpla niyan kasi hindi namin nakukuha yung timpla niyan. So, may ibang chemical na ginagamit diyan sa chrome. So, may mga contact ako na kakilala, no, na gumagawa niyan. Pangalawang tanong mula kay Arvin Llanes. Ano brand ng spray gun mo, idol? Ang brand ng spray gun ko ay Omega. Mumurahin. Ikatlong katanungan mula kay Zoe the High Legend. Boss, new subscriber mo. Ano ba maganda sa urethane? K92 o Ansal? Ano diferensya sa dalawa? Maganda ang K92. Bukod sa madaling timplahin ang kulay, madali din ibuga. Yun nga lang, medyo may kamahalan ang kulay. Yung mga Ansal, mas maganda lang sa mga hilamos at sa mga retouch, kailangan talaga K92. Pero para sa akin, K92 talaga. Pang-apat na katanungan mula kay Jessica Maligo. Anong klaseng pintura ang pwede sa alloy na rim na pintura? Sagot ko sa katanungan mo, pwede na rin dyan ang urethane paint kahit anong klaseng brand. Kung anong gusto mong brand, pwede. Basta maayos lang yung pagka-primer mo. Panglast na tanong mula kay Lloyd Mahanan. Boss, ask lang, magandang top coat and how much per liter? Siguro para sa akin, ang paborito kong top coat ay Nax Ceramic na Nippon ang brand, no? At bentahan ko dito ay 540, ewan ko lang sa iba kung magkano. So ayun guys, limang tanong lang muna ang sasagutin natin at sa susunod na lang siguro, no, kasi baka humaba pa tong video. So ayun guys, punta na tayo sa pangatlong primer. So ayun guys, pinakalas na primer ay gagamitan natin ng primer spray peeler. Yung primer spray peeler ay yan yung nagtatakip dun sa mga guhit-guhit na mga nilihaan na malalalim. Yun yung magtatambak, no? At yun yung last na primer na gagamitin natin.
So ayun guys, napatuyo na natin ang primer spray filler. Ngayon, ang kulay nito ay kulay dilaw. So kailangan natin ponduhan muna ng kulay puti para buhay yung kulay niya. Magpapatibay dun sa mismong pintura at dalawa yung purpose niya, magpapatibay at pampakintab din ng mismong kulay.